tanong, kaugnay sa substitution na ating paksa ngayong morning, meron tayong landline 801-9836-3836-3875. Kuya Mark, eto na ang ating... Dami yung know that sa atin ngayon, MJ. Lalo kasi, ito mga, tayong mga Pilipino kasi sobrang hilig sa politika. Uh-huh. Lalo na sa chismis sa politika. Mahilig tayo sa showbiz, na dami mga chismis kung sinong boyfriend niya, sinong girlfriend niya. I'm sure... Mas grabe ang chismoso, mas grabe ang interesado pag politika ang pinag-uusapan. Mm-hmm. O ano, may ichichismis ka ba sa amin? Oh, wala naman. Siyempre, sabi mo, mahilig tayo sa chismis eh. Mag-chismisan muna tayo saglit. ito yung chismis na pinag-uusapan natin. But in relation sa batas. Ayos. Diba? Ayos. Kuya Mark, eto na. Firm na firm si Bongbong Marcos sa tumakbong pangulo. At siya, syempre, yung statement niya itong mga nakaraang araw, talagang tuloy na yung pagtakbo ko. Pero, granting Kuya Mark na magbago yung isip niya at maging running mate niya si Ma'am Inday, pero si Bongbong Marcos na mag-VVP, pwede ba yun? Kung batas sa pag-usapan natin, ito yung implication. Hmm. Okay. Si Mayor Inday Sara, dalawang option niya kasi member na siya ng Lakas CMD. So, pwede siya mag-substitute as president, pwede rin siya mag-substitute as vice president. Because under the research mo natin, MJ, ang Lakas CND, may tumakbong presidente, may tumakbong vice-presidente. So, yung dalawang posisyon na yan, pwede si Madam Inday Sara, doon siya mag-substitute. So, walang problema si Madam Inday. Dalawang option niya, presidente, vice-presidente. Dito naman tayo ni Bbm. Si Bbm kasi, si Bongbong Marcos, walang tumatakbong vice-presidente under Partido Federal. Yun ang problema. So, walang tumatakbo under Partido Federal, so hindi siya pwede mag-slide down as Vice President under Partido Federal. Ang gagawin niya, kung assuming gusto talaga siya mag-slide down, kailangan muna siyang mag-resign sa Partido Federal, tapos magpa-member siya sa Lakas CND, then tatakbo siyang Vice President under Lakas CND. Mm. Yun ang gagawin niya. Mm. But under Partido Federal, ang pinag-usapan natin dito, MJ, Makasa, it's not about politics. Okay? It's about batas. Kung batas na pag-uusapan natin, kung gusto si Bbm mag-slide down as Vice President, kailangan muna siyang mag-resign sa Partido Federal. Kasi walang Vice President na tumatakbo under Partido Federal. Mag-resign siya sa Partido Federal, tapos magpa-member siya sa Lakas CMD, then doon siya matatakbo as Vice President under Lakas MD. Which for me is very impossible, lalo na nag-organized ang Partido Federal na yung movement ni BBM is about Partido Federal. Kasama na doon lahat yung mga development ng mga politika niya. Mm. So, parang masaya naman yung kanyang credibility kung mag-resign siya sa Partido Federal tapos lilipat siya sa Lakas MD as Vice President. So, kasi hindi siya imposible for him to run as Vice President under Partido Federal kasi walang tumatakbong Vice President under Partido Federal. It means si Bbm should only run for President under Partido Federal. But worst scenario, legal possibility, pwede rin, under Lakas CMD siya tatakbo for Vice President. Coalition ko yung Mark. Pwede naman siguro, 'di ba? Or pwedeng i-adapt ng Lakas CMD si Bbm. Kung magkaroon ng kasunduan na mag-VP na lang siya. Sama sa sinasabi ko, MJ, yung deadline of the coalition agreement na isubmit sa COMELEC tapos na. Mm. Tapos na yung deadline, I think 3 months ago or 2 months ago, yun ang deadline. It means yung possible coalition agreement with Lakas and Partido Federal, hindi na yan registered ng COMELEC. Kasi hindi na registered ng COMELEC, it's only internal between the two parties, yung Partido Federal at Lakas CMD, na may coalition agreement sila. Internal na lang yan, hindi yan pwedeng i-register sa COMELEC kasi tapos ang deadline for the registration sa coalition agreement with the COMELEC. So hindi siya registered coalition political parties. It means kailangan mo nang mag-resign si Bbm sa Partido Federal tapos magpa-member sa Lakas CMD kung tatakbo siyang Vice President. Pero kung hindi naman, yun ang problema. Kung mag-resign siya, mas komplikado ang gagawin niya. Kung mag-resign siya sa Partido Federal, tapos magpa-member siya sa Lakas CMD para tatakbong Vice Presidente. So, mas komplikado on his part. Unlike with Ms.
Sara Duterte na very dalawang option, open option sa kanya, pwedeng presidente, pwedeng vice presidente. Because dalawa ang tumatakbong may tumatakbong presidente sa lakas CMD, may tumatakbong vice presidente sa lakas CMD. Unlike in Partido Federal, walang tumatakbong vice presidente under Partido Federal. It means na si BBM should run for president under Partido Federal. Kung gusto siyang tumakbong vice presidente, kailangan mo na siya mag-resign sa Partido Federal at lipat siya sa lakas CMD. Oh, may tanong kayo, Mark. History na tanong. Dito kay Mark Backlund. Ang Partido Federal na registered yan noong 2018 or 2019. Bago pa yan siya na political party. But ang Partido Federal is actually a political party ng isang malaking grupo, movement under ni Duterte. Yung MRRD. Yung MRRD, Mayor Rigo Roa Duterte na National Executive Coordinating Council organization, movement. Nag-organize sila ng isang political party. And some of them, member po ng Pinipilaban na lumipat na sa Partido Federal. Kasi parang naguluhan sila doon sa Pinipilaban. Lumipat sila dito sa Partido Federal. Tapos itong Partido Federal, most of the members, member yan ng MRRD and some members, dating member ng Pinipilaban na lumipat sa Partido Federal. Bago pa lang yan, I think 2018 or bago ang eleksyon ng 2018, ng 2019, doon pa lang na-registered siya yung Partido Federal as a registered national political party. So, ano siya kaya, Mark? Administration leaning pa rin? Administration, hindi lang administration, parang Duterte influence political party or anumang term dyan kasi galing kasi yan sa MRRD na political party. Uh-huh. Na movement na ginawa nilang isang political party. Si Lani Torrijos Nakajima at ang kanyang profile pic ay si BBM. Yung summon ba, Kuya Mark, na ipinalabas, ito ay may kaugnayan sa petition, yung summon ba raw na inilabas ng COMELEC ay makakapekto kay Bongbong Marcos? Definitely, hindi yan makaapekto ni BBM kasi ikakaso pa yan. May mga magko-comment pa siya, sasagutin pa na yan. Pero ang tanong kasi dito, kung grounds pa yan for disqualification, yung pag-failure to file income tax return. For me, hindi yan grounds for disqualification kasi yung conviction sa kanya, wala namang kulong. Magbabayad lang yata siya ng nakuha sa kanya, na binigay ng COMELEC. So, in this case, hindi siya nakafile ng appeal kasi kung mag-file siya ng appeal, baka mabalik yung kulong. So, hindi din niya in-appeal yun. At ang tanong dito, yung decision ng Court of Appeals, is it a ground for disqualification? Hindi rin. Kasi number one, hindi naman yan, wala namang kulong na 18 months. Kasi nakalagay po sa Omnibus Election Code, kailangan makulong ka or yung penalty, at least 18 months imprisonment bago ka ma-disqualify. In this case, wala namang 18 months imprisonment kasi ang penalty ng Court of Appeals, fine lang ng 2,000. So, hindi siya ground for disqualification. And second, yung pag-failure to file income tax return, hindi naman yan moral turpitude. Ang mga example kasi ng moral turpitude, MJ, yung rape, murder, homicide, estapa, yun yung mga kaso na crime involving moral turpitude. But failure to file income tax return is not one of the examples of the crime involving moral turpitude. It means yung kaso ni BBM na pinail ng mga kalaban, that is, walang basis po yan, granting na matuloy yan, kung lang yan, makikita, which ginawa ng COMELEC, tuloy yata ng COMELEC yan. Of course, normal yan, pursuant to due process, but kung basahin mo talaga yung complaint, parang political propaganda lang yan, lalo na si BBM, may numbers in politics. So para hindi maka-focus sa politika, so magpuni depensa na yung sarili niya. So, yun ang ginagawa ng mga kalaban. But kung batas ang pag-uusapan natin, yung pag-failure to file income tax return, hindi yan siya grounds for disqualification. Di ba, Kuya Mark, pag moral turpitude ng mga criminal in nature ng mga kaso? Actually, ang pag-failure to file income tax return, may criminal aspect yan. But hindi naman yan tax evasion. Ang tax evasion kasi may buhis na dapat kong bayaran, tapos hindi mo binayaran. In this case of Bongbong Marcos, I think yung kaso niya is
nung vice governor siya or governor siya, di ba kung nasa government employee ka, government officer ka, you are covered under withholding tax system. When you say withholding tax system, hindi naman matatanggap mo lahat yan kasi binawasan na yan ng government. Yun ang tinatawag na withholding tax. If you're covered under withholding tax system, hindi mo na kailangan mag-file ng income tax return. Okay, malinaw ah, sa ating mga kababayan. Chat lamang po kayo at text lamang po kayo sa ating text line. Ay, kay Mark, may nagpapa-request. Ano raw po yung mga pamantayan? Parang kakaano lang yata nito kay Mark, kakapasok lang sa ating programa. Nagre-request siya si Winston Kahinhinan kung ano raw po ba yung mga parameters o mga conditions na dapat ma-meet for substitution. At kumuha siya na notebook at papel at kanya daw ililista. Number one, dalawang klase ang substitution. May tinatawag na voluntary substitution, may tinatawag na involuntary substitution. Involuntary substitution, kailangan yung isang kandidato na nag-file ng certificate of candidacy na bago ang October 8, 2022, kailangan muna siyang mag-withdraw ng kanyang certificate of candidacy. Yun ang tinatawag na voluntary kasi nag-withdraw. After withdrawal, yung mag-substitute kailangan mag-submit ng Certificate of Candidacy. Tapos, yung Certificate of Candidacy, dapat nakatouch doon ang CONA. Ibig sabihin, if you are an independent candidate, hindi ka pwedeng ma-substitute. Kasi one of the requirement, kailangan ang mag-substitute belongs to the same political party ng kanyang i-substitute. So, kung if you are an independent candidate, hindi ka pwedeng. Kasi one of the requirement, yung mag-substitute, kailangan belong to the same political party. Unlike if the substitution is involuntary, it means namatay, convicted by final judgment, of an offense involving moral turpitude, mga ganon. The substitution, ang deadline doon, mid of the election day. But ang requirement, hindi requirement na belong to the same party. Ang requirement, kailangan the same family name. Kung involuntary substitution. Si Joy Agustin ay may tanong, Kuya Mark, English. Edi, Tagalogin ko na lang para mas masa. Ano raw po, Kuya Mark, yung original na intent ng substitution at bakit daw siya nilagay sa Omnibus Election Code? Okay. The history kung bakit nilagay dyan, para may option. Kasi matagal pa kasi ang filing kasi, matagal pa sa election. Bago, dati kasi ang filing ng Certificate of Candidacy, March yung deadline. March ka mag-file, then yung election is May. Yun ang, the filing will be January. So, malayo pa sa election day, so baka may pagbabago pa sa mga desisyon ng politika. Kung nandyan yung substitution na ang filing ng Certificate of Candidacy, March, then malayo pa naman ang election, mas more ngayon, because of the automation ng election ng counting, October ang deadline. So it means matagal pa, October ang deadline ng pag-file ng Certificate of Candidacy, tapos ang election is May pa, matagal pa yan, so baka may pagbabago pa na mangyayari sa partido. So yun, binigyan ng option ang mga political parties, ang mga kandidato, na pwedeng mag-substitute. Ang purpose niyan, baka may mga pagbabago pa on the ground na matagal pa kasi ang election and sobrang advance ang pag-file ng Certificate of Candidacy. Okay, batay pala Kuya Mark sa Section 77 ng Omnibus Election Code, an accredited or registered political party can field another candidate after the COC filing period if nasawi yung kandidato yung na-disqualify ng COMELEC o nag-voluntary withdraw. Oh, yun yan. So, possible yan. Kasi kung nasawi, paano natin i-substitute yan? Kailangan may i-substitute talaga. Baka otherwise, walang pipiliin ng mga tao na kandidato. Kung namatay yung isang kandidato o na-convict by final judgment, so walang pipiliin. So, yun ang option. And second, pati ayaw pala ng asawa niya. Baka inaaway siya ng asawa niya. So yung mga ganyan mga so option lalo na matagal pa naman ang eleksyon, matagal pang eleksyon. So binigay ng option niya na batas para at least hindi naman ma-deprive ang mga taong bayan na pipili ng mga kandidato. For example, mag-withdraw isang kandidato,
So paano? Wala nang ipapalit. So it will affect the sovereignty ng taong bayan, ng sovereign power ng taong bayan to choose the right candidate. Si Walter Castillo na may tanong, Kuya Mark, kung kayo ro po ang papipiliin, ano ro po yung mga amyenda na dapat maipasok dito sa option ng substitution under the Omnibus Election Code para hindi raw maabuso? Para sa akin, mas maganda na bago mag-substitute, kailangan na you should be a member of the party for at least 6 months. For me, at least 6 months. Member ka, bago ka mag-substitute. Hindi pwede na papasok ka lang, mag-take out ka ngayon, umaga, pagkahapon, nag-resign ka sa isang political party, nag-take out ka ng lunchtime, tapos tumakbo ka on the type of that political party. So, ibig sabihin, walang, kahit hindi mo pa nasa ulo, hindi po pa nalagay sa puso mo yung prinsipyo ng political party, but because pumapayag ito sa batas, na lumipat ka, so walang problema. For me, the best way to amend this law is at least member ka ng 6 months of a political party bago ka mag-substitute. May comment si Daisy Pranga, red and red daw, sure na. Eh, naka-red ka, naka-red din ako eh. Pero hindi kami nag-usap pa. Pero may konting green ako dito. Kita ko? So, final konti na? Konti lang green. Final na ba raw? Sabi, tanong nila, final na ba? Hintayin natin mamaya. Wag may announcement na mamaya or bukas. Uh-huh. Kasi based on my information, mag-coalition agreement ang Partido Federal and Lakas today. And maybe today may official announcement kung sino yung kandidato nila. But for me, this is my personal opinion. Nag-take out si Madam Inday sa Lakas CMD. Sino ba ang nag-administer ng pag-take out niya? Si Martin. Diba? Si Martin Romualdez. Kasi presidente si Martin Romualdez ng Lakas CMD. Ang tanong, sino ba yan si Martin Romualdez? Si Martin Romualdez is the first cousin of Bbm. Oh, you know. So, kayo naman so, basta, mga kababayan. Alam nila. Yun lang masasabi ko. Kasi, yun lang talaga totoo. First cousin siya ni Bbm. Hmm. And si Mayor Inday, nag-take out under Lakas CMD, nag-administer si Martin Romualdez, the first cousin ni Bbm. Yun ang masasabi ko. Oh, ito, dagdagan ko. Sa press ko namin kahapon sa Lakas CMD, kasi 'di ba congressman si Majority Leader Martin Romualdez. Natanong siya, "Oy Majo, maiipit ka ba kasi ikaw ang pangulo ng Lakas CMD? Ipinsang buo mo si BBM." Oh, alam mo sagot niya, Kuya Mark. Hindi ako maiipit niyan kasi walang conflict. Oh. That the word conflict. Yun. 'Di ba? Yun na yun. So sama sa sinasabi ko, read between the lines. Read between the lines and tingnan mo yung mga body languages ng mga politiko. So, alam niyo na, hindi ko lang pwedeng masabi kasi I'm not authorized to say it, but tingnan mo muna yung body language ng mga politiko, tingnan mo yung mga kaganapan, or very basic lang naman hindi siya maiipit. O bakit hindi siya maiipit? Kasi magjo-join. Yun lang yun eh. Hindi maiipit kasi magjo-join yung dalawa, magtatandem. Second, bakit sa dami, pwede naman siya mag-take out sa ibang officer? Bakit doon siya sa first cousin ni BBM? Bakit doon? Mm. So, that's why alam na natin yan. Tapos, ito pa. Basahin natin, Kuya Mark. Nag-take out siya sa kasal ng anak ng chairman ng Lakas. Lakas? Oo. Senator Bong Revilla. Bakit hindi siya kay Bong Revilla na take out? Doon siya sa first... Ayan ha. Kaya na mag-interpret doon ha. Okay na, kayo na bahala diyan. Basta hindi ako authorized na magsalita ng anong gagawin this afternoon or tomorrow, but alam niyo na ang kaganapan based sa nangyari kahapon or nung isang araw. Mm-hmm. Kasi Kuya Mark, maraming tatanong, di ba, meron pa tayong isa pang kampo, yung ruling party PDP Laban na hanggang ngayon nagmamasa din Kuya Mark sa mga kaganapan. So, sa nangyayari ngayon, para maging irrelevant ang PDP Laban ngayon, yun ang ruling party na maging irrelevant kung si Mayor Inday na dito na sa Lakas, kung tatakbo si Mayor Inday for vice president man or kahit anong posisyon sa national,
So I think maging irrelevant ang ruling party na PDP laban, kung di maging relevant this coming election is Partido Federal and the CND. And maybe based on my experience na nakikita ko, yung mga politiko na member ng PDP laban, possible yan, maglilipatan yan sa Partido Federal or maglilipatan yan sa Lakas CND. Oh, ito pa tanong. Halimbawa, mag-decide ang ruling batay sa batas kay Mark. Halimbawa, mag-decide ang ruling party PDP laban na mag-withdraw si Bongo for VP. Tapos mag-withdraw rin si Senator Bato for president. President. Tapos i-adapt nila ang BBM Sara tandem kung matutuloy yung tandem na yan. Tapos i-declare na, siyempre administration dapat malakas. Sila yung dapat number one. So i-declare ng ruling party PDP laban na ito rin ang mga manok namin bilang pinakamalaking partido political sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ito, BBM Sara, if matuloy yung BBM Sara na tandem. Pwede nilang i-adapt. Pwede nilang i-adapt yun. Then, pwede possible, pwede sila makipag-coalition with Partido Federal, makipag-coalition sila sa Lakas CND, para at least, lalong lalakas yung tandem ng dalawa. So, possible yan. So, yung Lakas CND, para maging relevant naman sila, kasi kung gagawa sila ng ibang hakbang na independent of the Partido Federal at Lakas para maging irrelevant. Makipag i-adapt talaga nila yung tandem ng dalawa at hindi lang i-adapt, makipag-coalition sila with Partido Federal and Lakas CND. Para nabago na yung ruling political party, makipag-coalition na sa bagong political party at Partido Federal and yung maliit na party, yung Lakas. Maliit ang party, i-compare mo sa PDP Laban. PDP Laban is a big party. Ngayon, very big party yan. But due to this development sa politika, ngayon ko lang nakikita na isang big political party. Dominant, the most dominant political party. Ruling party. Makipag-coalition. O, ruling political party, makipag-coalition sa isang party na bago pa lang. Yung Partido Federal and yung party na hindi naman gano'ng kalaki compared sa kanila, doon sila makipag-coalition sa Lakas CND. Grabe talaga, no, yung in my own observation kay Marka, ito, wala kinalaman ng batas. Napakatindi ng political clout ni Mayora Inday, no? Tapos binaluan mo pa ng experience ni BBM na parang, alam mo yun, tandem ng tiba-tibag. Kung mag-join yung dalawa, tapos na yung election. Sana hindi lang dayain. Kung basta yung dalawa, kung mag-join yan, tapos na yung election. Grabe, no? Kaya Mark, ano ba yung magiging nakikita mong balakid doon sa poll protest naman na kinahaharap ngayon ni BBM? And do you expect, Kuya Mark, na mas marami pang isasampa based on your observation? Marami talagang isasampa kasi alam nila na may number si BBM. So magpa-file talaga yan ng mga anong-anong kasi mga disqualification cases, mga nuisance petitions. But ang sa atin lang naman is based sa batas. Wala naman tayong, kung kahit hindi tayo, wala tayong pinapanigan, kung batas lang pinag-uusapan natin, very clear na naman batas. Kailangan convicted ka of at least 18 months. So, imprisonment. Ng, of any crime na 18 months imprisonment. In this case, wala namang 18 months imprisonment dito eh. Kasi penalty lang ng 2,000. So, ang issue kasi dito, yung penalty na 2,000, is it a ground na ma-disqualify ang isang tao na tatakbong presidente ng Pilipinas? So, tapos, hindi na, ang tanong dyan, yung pag-failure to file income tax return, which nangyari naman yan, murder ba yan? Homicide ba yan? Estapa ba yan? Hindi. Then, sama sa sinasabi ko, if you're a government official, normally, hindi ka na mag-file ng income tax return because you are covered under withholding tax system. Hindi, you're covered under withholding tax system. Yung sweldo mo, automatic na bawasan yan ng taxes. So, yung treasurer ng isang local government, yun na sila na ang mag-submit sa BIR ng income tax. Hindi income tax return, hindi na yung government official in concern kasi covered sila ng withholding tax system. Kuya Mark, may nagsasabi na ito dong nangyayari ngayon kay Mayor Inday ay bahagi ng Duterte playbook. Diba noong 2016? Based on my information, hindi. Based lang talaga ito sa political development. Walang kinalaman dito si PRRD. So, in fact, masasabi ko na very independent yung pag-iisip ni Mayor Inday. So, I believe na sa political development ngayon, si PRRD mismo nag-observe din sa nangyayari. Walang kinalaman si PRRD sa political development ngayon. Yung nangyari noong 2016 kay Mark, ano bang kaibahan ng possible substitution?
Hindi possible kasi magsasub talaga eh si Mayor Inday ngayong 2019. Ah, ngayong 2021. Ang pagkakaiba, yung issue kasi nung 2016, presidente lang. Presidente. Mm. Then si Mayor Bayan, kasi walang option ng iba, walang option. Oh. 'Di ba? Makikita mo naman na Duterte or nothing kasi walang ibang mapipili. That's why ang taong bayan na wala nang pag-asa, that's why pumili sila ni Duterte, si Mayor Digong. Unlike ngayon kasi, dalawa. May Bongbong Marcos, may Sara Duterte. Mm. Unlike kung maghiwala yung dalawa, mahati ang boto nilang dalawa kasi yung market ni BBM, yung kaniyang voters, yung voters ni BBM, same also ng voters ni Mayor Sara Inday. Kung mahati yun, delikado, baka manalo pa si Vice President Lenny Robredo. Umahati. That's why mas maganda yung dalawa mag-join talaga. Mm. Join talaga. And kasi dalawa sila ang star ngayon. Unlike in 2016, ang star kasi doon si Mayor Digong Duterte. So, wala pinag-usapan doon na Vice President. Wala. Mm. Wala pinag-usapan doon na Vice President. Siya lang pinag-usapan na mag-substitute siya dapat. Unlike ngayon, dalawang star, BBM and Sara. And sana hindi sila maghiwalay kasi kung maghiwalay yung dalawa, ang makabenefit dyan, si Vice President Lenny Robredo. Ay, malabo yan, Kuya Mark. O, ito kay Mark. Yung nag-substitute kay Presidente, yung sinubstitute niya, si Martin Dino, Pilipilaban. Tama? Yes, Pilipilaban. So, walang problema nun kasi parang magkapratido sila. Eh, by way of substitution. Yes, walang problema yun. Ang ngayon kasi, ang partido ni Mayor Inday, lakas na siya rin eh. Mm. Ano yung buong lakas na siya. Tapos, ang possible katandem niya, isang partido federal. So, kung malakas yung si Digong Duterte ng 2016, mas malakas ang BBM sa tandem niyo. Sobrang lakas i-compared mo kay Mayor Digong dati yung 2016. Mm-hmm. Okay, Mark. Sa huling dito na ating palatuntunan, ano ba yung moral lesson natin sa ating paksa? Substitution law sa ating election code. Ang substitution law, iba ang batas. Ito kasi yung batas na kung pag-uusapan natin, kailangan baguhin to kasi para hindi mabiglang tao. Ngayon na, imagine, tapos ang filing na certificate of candidacy until now. November na, until now. Hindi man natin alam kung sino ba talaga ang kandidato natin for president. Yung iba dyan, napipikon, lalo na yung walang konti lang pasensya, napipikon. Kasi, yung batas kasi natin, nagbibigay ng option ng mga politiko, paano tatagbo, paano sila paano papasok as a candidate for 2022. Ang moralize natin dito ngayon, kailangan baguhin natin ang batas na yan para at least yung malaman natin kung mag-substitute ka, at least member ka ng isang political party, at least for 6 months. That's for me. Para at least, yung political party, ang isang kandidato, alam ang mindset, alam ang prinsipyo ng isang political party. Yun ang maganda. Para at least kung gagamitin niya yung prinsipyo ng political party, kung ma-elect naman siya as president, vice president, senators, yun, that's for me. But in this case ngayon, ang ginagawa ni Mayor Inday ni BBM, of course, valid yan, legal yan, kasi ang batas natin, papayag sa ganitong sitwasyon. Alright, saan po namin kayo mapapanood, mapapakinggan kayo, Mark, in a daily basis? For free legal advice, please call me sa smartphone natin, 0968-881-1912, and sa Globe natin, 0917-329-5353 Mark Tolentino Law, and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino sa Pinoy Legal Minds, a sense of that. Oy, mga kababayan, ha? Manood kayo mamaya sa ating second program, yung Point of Order, 10 to 11:30. Kuya Mark, guest namin si BBM mamaya. Ayos, ganda yan. Ayos yan. Tanungin natin to si BBM kung ano yung tanong din ng mga kababayan kung ano ba talaga ang pinal, BBM Sara ba o Sara BBM sa 2022. Maraming salamat po sa mga kababayan nating nanood at takinig sa ating palatuntunan on a Saturday morning. Maraming salamat din sa management ng DZAR 1026 Sunshine Radio sa pagtitiwala, lalo po sa ating chairman, ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Next week ulit, alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga, kasama si Kuya Mark Tolentino dito pa rin sa programang Pinoy Legal Minds. Inyong napaking